anumang panahon, may okasyon man o wala, ang laging tanong ng bayan. Nasaan ang kanin? Mapaagahan, tanghalian, merienda o hapunan, kanin is life talaga mga mamshi at papshi. Hoy! Ano ba, RG? Sabado na eh, para ka pang Biyernes Santo. Alam mo, para ka pinagsakluba ng langit at lupa. Paano naman kasi, Ma'am Susan? Kanina pa ako nag-iisip ng makakain. Ang hirap-hirap mag-isip ng kakainin, Diyos ko po. Nako, yun lang naman pala problema mo. Ako bahala sa'yo. Sagot tayo ni Ma'am Sis. Tingnan natin kung ano yung pinagmamalaki niya na kanina, ulam pa. Ang kainan ito sa Barangay Santo Domingo sa Kainta. Hindi lang basta simpleng kanin o plain rice ang inihaalok sa kanilang customers dahil may kasama na itong ulam. Nakakagutom naman yarn! Ang kanilang seafood bagoong rice, kanin cost fried rice at wagyu cube rice na ibebenta raw nila sa halagang 105 hanggang 220 pesos depende sa size nito. Ang rice toppings katulad ng sisig, chicken barbecue at kaldereta nagkakahalaga naman ng 115 hanggang 200 pesos. Nasa 300,000 pesos ang naging puhunan na magkasintahang Ses at Ronald sa pagpapatayo ng kanilang negosyo. Nanggaling yung puhunan dito sa business namin, from sa savings namin. Tsaka yung konting part nun, nag-loan din kami sa bangko. At sa loob lang ng humigit kumulang 9 na buwan, nabawi na raw nila ang kanilang puhunan. Ang taray naman yarn! Kumikita na raw ang negosyo nila ng 8,000 hanggang 10,000 pesos kada araw o 200,000 hanggang 250,000 pesos kada buwan. Kaya kung sa ibang tao, kanin is life. Kay Ma'am she says, aba, kanin is big business. Lahat daw ng pagsusumikap niya sa kanyang full-time job bilang IT expert at dito sa kanyang negosyo ay para sa kanyang anak pati sa kanyang inang may sakit. Isa akong single mom. Meron akong isang anak. So ako yung nagsusupport sa kanya, pati dun sa nanay ko. Meron siyang case ng rheumatoid arthritis. So mula nung naoperahan siya at mula nung pinanganak yung anak ko, ako talaga yung bali nagsusupport sa kanila. Maging si Ronald, todo kayo din daw para sa kanyang pamilya. Kami lang dalawa ng sister ko, nagko-communicate para tumulong. Kasi yung both parents namin, seniors na rin. So, yung tatay ko, hindi rin talaga nakakalakad ng diretso. Tapos yung mother ko is, may sakit na rin talaga siya sa mga kalimot. Kailangan lagi namin, mata namin lagi nasa kanya. Kasi may tendency biglang nawawala. Dahil kapwa sila breadwinner ng kanilang mga pamilya, nagsanib-puwersa ang magnobyo nung isang taon para magtayo ng maliit na negosyo. Pero paano nga ba sila nagtagpo? Kwento naman, Papshi Ronald. Dati ko na kasi siyang crush. Nagkaroon ng opportunity nung nakilala ko talaga siya. Ayun, pinush ko ng pinush lang. Kahit ayaw dati sa akin. Nasa kanya na lahat. Mahal ko rin talaga siya. Apat na taon na raw silang magkasama at hanggang ngayon, going strong pa rin. Sana all! Sa ngayon, nagtatrabaho bilang isang IT expert si Zez habang nasa food industry ang culinary graduate na si Ronald. Sa katunayan, kay Ronald nga raw nagsimula ang inspirasyon para sa Japanese-Pinoy style na rice dishes nila. Lagi kami bumabiyahe, nagto-travel. So, drive-thru, naisip namin na bakit hindi kami mag-try ng may ready-to-go na bit-bit namin kahit saan namin dalhin, kahit saan kami pumunta. Nagtitinda rin daw noon ng rice meals ang nanay ni Ses kaya ang ilan sa mga recipe nito present din sa kanilang kainan. Naku, for that, takam na ba kayo mga mamshi at papshi? Hello mga mamshi at papshi, ituturo ko sa inyo ang aming signature dish, ang wagyu cube rice. Una muna igigisa ang bawang, saka ilalagay ang wagyu cubes. Kapag naging golden brown na ang karne at lumabas na ang natural nitong mantika, saka ilalagay ang butter. Sunod na ilalagay ang mushrooms at syempre, ang hindi pwedeng mawala. Ang kanin! Naglalagay din sila ng special sauce at spring onions. Ready to eat na po ang ating signature dish, ang kanin ko wagyu cube rice. Oh, RG, ayan ha, tikman natin. Ito sinasabi ni Ma'am Sis, na kanin na ulam pa.
Tikman mo na. Mukhang masarap pa. Parang hindi na Biyernes Santo mukha mo. Parang bagoong rice to. Na may shrimp at saka kani at saka mga beans. Yung sa'yo, ano? Ito po, ano siya, beef. Wow! Ako, sobrang malasa talaga, Ma'am Jesus. Social ka talaga. Pinadala sa'yo ni Ma'am Shi. Masarap, ha? Mm. So, ano, RG? Okay ka naman? Okay. Solve! Solve ka na? Yes. Social media marketing at iba pang mga pakuluraw ang nakatulong kina Ses at Ronald para mas makilala ang kanilang negosyo. Minsan naman naggagawa kami ng mga discounts, mga 10 to 20% discount pagka yung monthsary ng store namin, ganyan. Nasa 60 to 80 ang weekly. Pagka po merong promotion, tumataas po yun up to 100 plus. Ganun po kalaki yung talagang natutulong sa amin ng mga promo. Kung ikaw ay isang negosyante na bago pa lang, kailangan mag-promo para i-introduce to sa market. Kasi syempre, bago ka pa lang, wala pa nakakaalam ng produkto or servisyo na ino-offer mo. Pangalawa, kung ikaw yung isang negosyante na maraming perishable goods and malapit na mag-expire yung produkto mo, syempre, kailangan mo mabenta yon. Pangatlo, kung ikaw naman isang established na businessman na, di ba, may pangalan na, kailangan mo ng customer loyalty. Marami kang competition sa industriya, sa business mo. Kailangan mo mahikayat yung customers na bumalik sa'yo. Sa ngayon, masaya raw si na Ma'am Shi Ses at Pop Shi Ronald dahil natutustusan ng kanilang negosyo ang kani-kanilang mga pamilya, pati kanilang mga staff, nakapagpundar na rin daw ng gamit dahil sa kanin ko. Meron kaming staff dito na nakabili siya ng motor. Proud na proud kami sa kanya kasi talagang sipag at syaga niya yun. Kaya kung papalarin, pinaplano pa raw ni Ses at Ronald ang pagpapalago ng kanilang business. Ang balak talaga namin this year is mag-branch out sa ibang places, tapos mag-franchise. Para sa mga Ma'am Shi at Pop Shi natin gustong pasukin ang pagninegosyo, ano naman kaya ang say nila? Lakas ng loob talaga. Try and error yan eh. So, tiyagain mo lang. Sipag at syaga. At saka, sundin mo lang yung passion mo. Kasi pagka gusto mo yung ginagawa mo, pasasaan ba talagang magsasucceed ka? At saka, hindi ka dapat susuko dun sa unang problemang darating sa'yo. Sa pagninegosyo, dapat malawak ang imagination mo. Ang simpleng pagkain, gaya ng plain rice, dapat kayang-kayang gawing makulay at espesyal. Samahan pa ito ng sipag, tiyaga, at maaasahan ka partner sa hirap o ginhawa. Tiyak, madaling maa-achieve ang deserve mong tagumpay.